Habang busy ang lahat, napansin ng manager ang isang dalagang hirap maglakad. Patungo sa kanyang kinaroroonan upang ito ay mag-check-in sa hotel na iyon. Agad itong nilapitan ng manager at sinabing hindi ka nararapat dito. Hindi nararapat ang katulad mo mong madumi sa hotel na ito. Sir, mag-check-in po ako, may pangbayad po ako ng hotel saad ng isang dalaga. Ngunit hindi ito pinansin ng manager bagkus ay tinalikuran niya ito. Pero nagpupumilit ang dalaga na may pangbayad siya ng room. Tinataboy siya ng manager palabas ng hotel pero talagang hindi zanap aalis ng manager. Gustong gusto ng mamahinga ng dalaga kahit anong pagmamakaawa niya sa manager ay ayaw pa rin siyang pakinggan nito. Pinagsisigawan at pinagsasalitaan ng masasakit na salita. Hindi kami tumatanggap ng mahirap na guest dito. Klas ang aming hotel, ang kapal naman ng mukha mo na mag-check-in dito. Di ka nababagay dito. Tingnan mo nga sarili mo, mukha kang walang pangbayad. Hindi mo kayang bayaran ng mga room dito. Para lang ito sa mga mayayaman. Sigaw ng manager papalayo sa Ginoo. Lumapit ang isang staff ng hotel sa dalaga at inalok ito ng tubig dahil naaawa ang staff sa ginawa ng manager dito. Sinubukang tulungan ng staff ang dalaga pero pinagbawalan siya ng manager. Pinagbantaan na kapag tinulungan mo ang mahirap na yan, tatanggalin kita sa trabaho. Kaya napilitang umalis na lang ang staff ng hotel kahit sobrang naawa siya sa dalaga dahil sa takot din itong mawalan ng trabaho, kaya sinunod niya na lang ang utos ng kanyang manager. Maya-maya ay kinuha ng manager ang tubig at bigla itong binuhos sa dalaga. Umalis ka na dito bago ka pa madatnan ng aming boss, sambit ng manager. Nabigla ang dalaga sa ginawa ng manager, napaupo na lang ito sa kanyang kinatatayuan. Samantala, busy na ang lahat dahil paparating ang CEO ng hotel. Kaya naman aligaga na ang lahat, dahil ayaw ng manager na may mapuna ang CEO sa hotel. Makalipas ang 2 oras, dumating na ang inaasahan nilang bisita. Ang CEO ng hotel, magandang hapon po sir, magalang nabati ng manager sa kanyang boss. Tumango lamang ito sa manager, sabay tingin sa nakaupong dalaga sa bandang likuran nila. Lingid sa kaalaman ng manager ay magkasabwat ang dalaga at ang CEO. Biglang lumapit ang dalaga na isang anak ng CEO at sinabing, "Ganyan ba ang pakikitungo nyo sa mga guest sa hotel namin?" Biglang natulala ang manager, gulat na gulat sa narinig. "Yes, anak ko siya. Nagpanggap na guest dito para malaman kung maayos ba ang pagpapatakbo mo ng aming hotel." Hindi nakapagsalita ang manager at halatang kabado at takot na takot sa narinig mula sa dalawa. Dahil sa dami ng reklamo ang natatanggap ng CEO sa hotel nila ay minabuti niyang alamin ang dahilan. Kaya nagpanggap ang anak ng may-ari na guest sa sarili nilang hotel. "Napatunayan ko na totoo pala ang reklamo sa hotel ko." Bigla lumuhad ang manager para humingi ng tawad at huwag itong tanggalin sa trabaho. Pero binaliwala ito ng mag-ama bagkos pinalalayas nila ito. "Umalis ka sa kampanya ko ngayon na, hindi ko kailangan ang tulad mo." Nalulugi na ang hotel dahil pala iyon sa pakikitungo mo sa mga guest dito. "Kaya lumayas ka na ngayon na," galit na sigaw ng CEO sa manager. Kahit sobrang pagmamakaawa na ginawa ng manager, hindi pa rin ito pinakinggan ng CEO dahil buo na ang kanyang pasya. Samantala, agad namang pinatawag ng mag-ama ang isang staff na subukan siyang tulungan. Nagpasalamat ito sa staff at sinabing isa kang mabuting tao kaya pagbutihin mo ang iyong trabaho dito. "Salamat po sir," nahihiyang sambit ng staff, at agad na itong umalis para bumalik sa kanyang trabaho. Makalipas ang 1 taon, biglang pinatawag ang staff sa opisina ng CEO. Nagtataka ang staff kung bakit siya pinapatawag nito. Sobrang kabado niya, baka may hindi siya tamang nagawa at tatanggalin siya sa trabaho nito. "Maupo ka," sambit ng CEO, di maintindihan ng staff ang nararamdaman niya sa pagkakataong iyon, sobrang kaba niya, bigla nagsalita ulit ang CEO, "Dahil sa maayos mong performance simula ngayong araw, ikaw na magpapatakbo ng hotel na ito, isa ka ng manager ng hotel na ito." Di makapaniwala ang staff sa narinig, agad itong nakipagkamay sa CEO at nagpasalamat, "Maraming salamat po sir, hayaan niyong pagbutihin ko pa lalo ang aking trabaho." Lumabas ng opisina ang staff na may ngiti, sobrang saya niya sa magandang balita na natanggap niya. Thank you guys, and don't forget to subscribe Jan's Travel.